po, good morning po. Meron po kami na nahuli nito, nagpapanggap na MTPB. Ito po siya. Naka-jacket lang eh. Naka sa Bilasis, ayun, taga Bilasis ka. Yung radio mo naka-frequency. Inocencio! Naka-frequency. Dami yung porto sa Inocencio. Ano? Naka-jacket pa po siya. Dito po siya nakaere sa Quirino, Osmeña po siya nahuli. Alright, this is Charles. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Manila City Hall. Araw ng Sabado. At tayo biglang napatakbo rito dahil meron po tayong report galing sa ating mga kaibigan from MTPB. At nandito po tayo para kamustahin ngayon for the update sa sitwasyon ho nangyari. Kasi meron po silang nahuling nagpapakilalang isang MTPB officer or humuhuli yan sa may area ng Quirino, ano pala? Quirino Osmeña. Yung kanto pala doon mismo. So mamaya mag-i-interview tayo sa ating makasamahan din dito, mga kaibigan din natin sa MTPB, kung ano ba ginagawa nito. Kasi daylight eh. Oo. Talagang tirik ang araw tapos sabay ganun. Nakakasira po to sa pangalan ng MTPB. Actually, dami hong gumagamit ng pangalan ng MTPB since before. Na kung wala pa, napapakilala na isa sila sa mga enforcer o official para lang makapag, alam mo na, kulimbat ng pera dun sa mga ating mga kababayang motorista. Ayan, so mamaya, interview tayo. Tanong natin kung anong sitwasyon na nangyayari. Ito yung matawit na lang. Ayun yung tubig? Ano tubig? Kompleto pare, may radio pa. Kompleto nga. Kumbaga na? Yung motorista ko, ikakarit na nga ka. May layari. Pero kumbaga na? Oo, hindi. Lopat. Siguro ginagamit na po ng monitoring. Ha? Monitoring. Wala pa. Namamonitor niya tayo. Iba din, no? Iba din yung motos to, no? Isipin niyo mga kaibigan, kung ikaw motorista na hindi ka Maynila o hindi ka sanay sa yari talaga. Ayan, no? Gumagamit pa ng pangalan ng patay. Oo, patay na yung may pangalan niya. Ayan, no? So, yung patay niya kung may-ari nito. Oo, patay na yan. Oo, tapos, ewan ko ba't napunta sa kanya. Paano niya nakuha yan? Hindi naman, baka pinagawa sa rekto din. Pwede. Pwede. Kung dati niya kakilala yan. Baka, so. Baka sungkit din, pwede nangyari. Actually, dagdag ko rin sa vlog ko, no? Yung nakuha pong badge dun sa nahuling pakilalang from MTPB, yung may-ari ho talaga nun is patay na ho, matagal na. Mag-iisang taon na rin, no? Kasi sa atake sa pusatan, namatay. Yung uniform nun, tsaka yung badge nun, kasama dun, sinuot pa niya nga dun sa kabaong niya, kasama sa paglibing, yung badge na yun. Pero ang malaking question, bakit na napasakan niya yung badge na yan? So,
Marcelo, JC. Oo, no? Ayun, tagal na parang patay yan. So, yun nga ang nakapagtataka, bakit nasa kanya yung badge na yun? Ayun, gamit niya. Ito yung nakuha. Oo, yun sa loob. Diba? See? So, madumi pa nga, eh, no? Madumi. So, siguro, posible, huwag natin lagi ng conclusion, baka ginalaw yan sa... Ngayon, sa bahay, dating ito po. Okay. Sinungkit, o pwede yung mangyaring ganun. So, talagang marami talagang mga possibilities. Na... So, dito tayo. So, ayun, sa ating mga tropa mati. Kamusta kayo, pare? Yun, o. Yun, o, mga tropa tayo malalakas. Juan! Hello, hello, boss. Hello. Good morning, idol. Namiss ko kayo sa Section 5, pare. Oo. Ano oh, yung nakijiju? Ano yung nakijiju? Oo. Oo, yun ang kuha. Palik ka ba nakahuli? Isa. Ano yung isang kamal? Tongol. Masakin ka ba dito? So, actually mga kaibigan, tanghaling tapat, no? Ginagawa pa yung itong mga klaseng modus, no? Lakas? Lakas ng ano, no? Isa, magaling araw. Okay, reklamo rin ko. Ah, so, hindi lang pala ito yung first time na ano, talagang marami talagang gumagamit ng pangalan ng MTP. Pero na-miss ko yung 5 eh. Ito lang eh. Pare, kamusta ang Sector 5? Ah, okay lang. Ito, puro trabaho. Operation sa umaga, going. Pag may karamihan kasi sa kwa namin ngayon, complain sa Office of the President. Citizen complaint yung 8888. Ah, okay. Marami ulit-ulit na lalo na yung Maria Rosa. Di talaga nakawala, no? So isang buwan, dalawang bisis mabagsak niya ang complaint. Oo, talagang hindi pa rin talaga nagamit tao. Yes. Pare, patanong ko lang. Itong nahuli nyo ngayong umaga, sorry, at tanghali na. Oo, oh, ito lang bandang... Alas 9.30 siguro. Oh, mga 9.30. Okay. So, tanghaling tapat to. Ginagawa pa rin ang kabalasagan mismo. Talansangan. Unang huli pa nga nang sabi ng mga kasama namin na na-expose doon. Huli pa nga Rusya. May pinara pa siya na isang motor. So talagang may nakukuha talaga. Wala, manggawain na niya yun. Oo. So nakita ko may radyo pa, pare. So radyo namun, niya. Radyo niya, dapat nga ibubuksan ko. Lobat lang. Yung radyo niya eh. Lobat. So namumonitor siguro yung galaw niyo. Pwedeng mangyaring gano'n. Baka alam niya yung channel. Yan nga ang sinasabi ko dito sa may ano, may arangki yung channel, sabi ko. Dapat pa nag-channel pa channel rin ng hanapin niyo yung ID ng enforcer. Tama. Hindi, huwag niyo. Kahit magbayad ka ng 500 yan. Sana huwag naman kasi lagi nilang sinisira yung frequency ng... Oh, yun. Siyempre. Tapos siyempre pangalan pa mismo ng... MTPB ang nagagamit. Okay, pagdating na nga po, pintot ng pintot. Oo. Ano sinasabi? So, ito na huli nyo, kanto ng Quirino. Usmeña, Quirino. Usmeña. Main road lang. Oo. Yung... Siguro, sa tingin natin namin, doon talaga palagi ang target na sa area na kasi mga tracking na doon dumadaan. Oo. Doon dumadaan yung mga tracking. Oo. So, nangyari, na-intercept ninyo, na mga expose, bali tumawag lang sila sa amin dahil malapit lang kami. Serya, o. Ano? Along up lang kami. Lumaban ba? Hindi naman. Kaya kanina, tinanong ko yung bakit may iba ng may bandage niya. Sabi niya kanina sa akin, ano daw na sukatan daw siya dito sa Intramuros. Aha. Parang nabandon siya ng truck. Na sagi. Sagi. Oo. Pero napaka-imposible eh, bakit nasagi ka ng truck? Oo nga, no. Ibig dapat sabihin, trucking ang... Titira mo? Titira niya. Oo. So, ang mangyayari niya pare, idol, siguro gawain... Sabi daw ni sir, sabi sa loob, dati na daw nahuli yan. Malamang. Oo, kasi tapos... Kasi tinatanong ko nga siya. Sa Artem daw nahuli? Tinatanong ko nga siya, sabi niya sa akin kanina doon, yung tipipitin mo siya, sabi ko, anong year ka? Kasi magmula ng year ni Yorni, ako na po gumagawa ng ID lang ng enforcer. Oo, oh, kasi, kasi ikaw nakikita ko nang gumagawa ng... Ako photographer, ako din gumagawa ng ID. So kilala ko lahat. Sabi niya, panahon doon ni Yorni. Tinatanong kanina, kung sino yung mga commander dati? Kasi wala mamasagot. Walang masagot. Tapos sabi niya sa akin, taga-Bilaskis na Tondo.